Hello mga Mars! Happy Father's Day at Happy Sunday! So saan naman ang lakad nyo? Saan ang family date nyo? Saan ang papa date nyo? Ayan, kami ang date namin ni Papa Chuck. Pupunta kami sa simenteryo. Opo, matagal ko na po kasi siyang inaaya doon sa simenteryo. Kasi gusto kong dalawin talaga yung papa ko since Father's Day naman. Dadalawin namin si Papa in-laws at si Papa ko sa Las Piñas at sa Paranaque. Ayan, dalawa lang kami mga Mars. Si Kuya Chubby pala at si Kuya Yuan na nasa Bacoor ngayon. Doon ko muna siya pina-stay kahit ilang araw lang kasi lagi na lang siya dito sa loob ng bahay. At kahit pa paano kalaro na yung pinsan niya doon. Sobrang init na Mars kahit sabihin niyo maraming lilim dito. Ramdam na ramdam niyo yung anlinsangan. Piling ko uulan to mamaya. Sana pag-uwi namin hindi kami maabutan ng ulan. Saan pala ang date nyo? Eto sa amin. Talagang na-miss ko talaga. Luluwas talaga kasi kami talaga nito. Buti na lang ng kataon na Linggo, Father's Day, at walang pasok si Papa Chuck. Nagpagas na rin pala kami. Ramdam na ramdam ko dito sa gasoline station yung sobrang init talaga ng singaw ng gasolina. Naku, huwag naman po sanang umulan. At tapos nandito na tayo sa Las Piñas, sa Golden Heaven Memorial Park. Sino may alam dito? Dito kasi nakalibing yung papa ko. Halos matagal na rin talaga. Actually, dapat sa may lupa kami diyan banda. Kaya lang, niloko kami ng aming ahente. Napunta sa apartment yung papa ko. Noon nga, hindi namin siya makita. Pero, thanks God, ang bait pa rin ni Papa Jesus. Nakita pa rin namin yung papa ko. Akala kasi namin, tinapon na talaga siya. Pero, mabait pa rin talaga si Manny Villarno. Charot. Joke lang. So, ayan, nandito na tayo sa apartment. Ang dami nagbago. Ano, tol? Upuan o libro? Charot. Ang daming bago talaga dito, Mars. Na-amaze ako. Ayan, lakad na tayo. Si Papa Chuck, no? Medyo pagod talaga siya niyan kasi galing siyang work. Talagang tinamahan niya lang talaga ako para dito. Nag-promise din kasi siya sa akin. Ayan, nasa fifth floor nga lang ang papa ko. Talagang tingala mode tayo, mga kumare. Pero naiintindihan naman siguro ako ng papa ko niyan, no? Happy Father's Day po. Alam niyo ba, always ko talaga siyang namimiss. Hindi ko alam, kahit matagal na siyang wala. Pero pag nandito ako talaga, umiiyak pa rin ako. Papa's girl din kasi kami magkapatid. Lahat talagang love na love kanya kami. Nag-OFW ang mama ko. Simula nang nawala ang papa ko. Hiwa-hiwalay kami magkakapatid. Kaya ayun, simula nang nakita kami, nagkabalik-balik na yung mama ko dito sa Pilipinas. Medyo hindi na kami nagkakaintindihan. Nagkaroon na rin ng misunderstanding sa aming magkakapatid, pero okay na po yun. Dito talaga may iwasan sa pamilya, may mga ganun talaga. So ayan, ready na tayo papunta sa Paranaque. We miss you, dadalawin po kita ulit. Papunta na tayo sa Paranaque, Mars. Medyo malapit konti lang ata dito kung may shortcutan naman kasi sobrang laki naman kasi Mars na itong cementerio na to. Opo, masyadong pinalaki na. Kala mo resort or subdivision na. Tingnan nyo naman, may hotel din sila, may mall at may supermarket. O, diba? C5 sakop lahat ni Villar. Ang yaman na talaga ni Villar. Ayan, mare, papunta na tayo sa cementerio at pass forward. Andito na po tayo. Bibili lang kami ng dalawang kandila. Alam nyo ba ang kita mga kandila dito? Ang mumura. Bumili lang kami ng medyo maliit kasi hindi naman kami magtatagal. Public cementerio pala ito. Pero alam nyo ba, masaya dito pag November 1, ang daming tao. Katulad ngayon, ang daming tao. Ang daming tambay, ang daming mga dumadalaw sa mahal nila sa buhay. Kami kasi ngayon, schedule namin. Di kasi namin din sinabi kila ate na pupunta kami at may trabaho din naman si Hipag. Ayan, loglili muna kami sa sobrang init talaga. Nagmamadali na kami. Sabi ko, Papa Chuck, tara na Papa Chuck, magdasal tayo saglit. Kausapin natin at uuwi na rin kami medyo at kumukulog-kulog na niyan, di mo? At ayan, naisipan muna namin kumain na lang dito, mag-hamburger na lang muna kami since hindi pa kami gutom, kumain din naman kasi kami kanina umaga. Ito lang ang date namin mga Mars, napakasimple lang, walang halong chemical, charot. At nakauwi na kami dyan, medyo may kulog-kulog factor na niyan Mars, yun yun naman yung ulap, medyo galit na niyan, may sinasabi na buti na lang, nakauwi na kayo, charot. Diyos ko, Mars, paghahapon dito, hindi kasi maintindihan ng weather, promise. Talaga yung mga tao nagkakasakit. At eto na nga, tamang ating hinala, may pagkidlat pang nalalaman, Mars. Nagsasarado sana ako ng bintana niya. Ewan ko ba, sabihin niyo na ako maarte, Mars, ha? Takot talaga ako sa kidlat. Ewan ko, sobrang, ewan ko, laki ng phobia ko talaga, napapasigaw talaga ako. Kahit sabihin niyo na po akong okay. Takot po talaga ako, Mars, kasi kuryente yan, diba? At tapos, tingnan nyo naman, Mars, nagulat ako pagbaba ako. Diyos ko, grabe, oh.
Ewan ko, may bagyo ba? May something ba? Kaya nga sabi ko kay Papa Chuck, oh. Tapos biglang nag-brown out. Expected na talaga namin pinapatayan pag kumikidlat. Pero hindi naman namin po in-expect na ganun tatagal, no? Pasintabi, tulog si Papa Chuck. At ayan, Mars, parang walang nangyari, di ba? Ayan, tapos na si bagyo or ulan, wala. Sinira lang na talaga yung mga trapal namin, Mars. At mga puno dito, ayan, napabili tuloy ako ng kandila ng Dioras kasi alam ko talaga next month pa talaga magkakabagyo. Ayan, brown out, Mars. At ayan na lang aming hapunan. Tingnan nyo naman, nasira yung aming trapal. Wala na nga kami talagang malimliman dito sa likod. So ayan, talagang nag-brown out na talaga siya, Mars. Bili ko mamayang madaling araw pa talaga magkakaroon ng ilaw nito. Ayaw pa ni makit ni Papa, tsaka antayin daw niya talaga magkakuryente. Sabi ko pag gantong oras talaga, asahan na niya umaga na talaga magkakuryente. Tapos kami lang pala sa mga block namin, ilang bayan wala pa talagang kuryente. Yung iba meron na. Yun lang, salamat sa panonood.